Sigurado matutuwa sila pagdating natin. Oo nga eh. Pagkatapos ng kasal, ngayon ulit tayo makakadalaw sa kanila. Kung hindi lang ako naging abala sa pagpapalago ng talya ni Tatang, siguro madalas tayo makakauwi sa Ordaneta. Maintindihan naman nila tayo eh. Malapit na ako maging isang ina. Unti-unting nagkakaroon ng katuparan ng mga pangarap namin ni Carlos. Mga pangarap na kaligayahan naman ng dalawang babaeng humubog at nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Eh paano naman, ha? Nahulihan yung asawa niya na nagpupuskit ng nara doon sa Isabela? Ay nako, ang magnanakaw, galit sa kapong magnanakaw. Oh, naku, magpansin muna tayo. Ayan. Wow! Ang aga atang hapunan yan, ah. Aba, birthday yata ni Felisa ko ngayon. Ay, ano ba? Happy birthday, Felisa. Eh, ilang taong ka na ba, ha? 22. Ano? 22 ka na? May wala man lang umaakit ng ligaw sa'yo? Ah, sige naman. Wala pa naman yata planong mag-asawa ng anak ko. Nay, kukuha lang nga ako ng baso. Yung patis, anak ka, pakikuha na rin. O, kain na, kain na. Ito muna sa'yo. Nakakainis na nga, pare. Pinabantayan ng lola niya yung nobya ko, eh. May kulang na lang, ikadena, eh. Pala ko, yung tanan na lang, eh. Yun ang gusto ko marinig sa'yo, yung tanan. Dapat mo pag ginumayan, eh. Tignan mo ako. Maligaya na dahil may asawa. Sinasabi ko na sa iyo. Konting panahon na lang, sasama na sa lupa yun. Carlos, ano, kailang bahala? Pwede tayo ng burol. Hindi pwede. Sa ibang araw na lang. Kailan? Bahala na. Sige na, baka may makakita pa sa atin. May sumpong pa ako kay inay. Ano ba? Kailan ba natin lalantag tong relasyon natin? Pwede ba? Sa ibang araw na natin pag-usapan yan. Carlos! Oo na. Sa ibang araw na lang. Nung kasing edad mo ako, ganito rin kahaba ang buhok ko. Makintab na makintab ang buhok ko noon dahil laging sinusuklay ng mamang ko. Inlola mo. Eh kung hindi nga ba numipis na itong buhok ko eh, hindi ko sana ito pagugupit. Ako, anak, inaalagaan kong mabuti itong buhok mo, ha? Kaya huwag na huwag mong papaputol. May problema ka ba? Baka naman may nililihim ka na sa akin, ha? Hindi, ha? Pinahitin ko lang siguro ako. Gusto niyo ipag-alala ko kayo? Ah, hindi na, hindi na. Huwag na. Alam mo, bata pa lang ako.
Sinunod ko na ang lahat ng iniuto sa akin ng mama. Kasi alam ko, yun ang tama. Walang masamang magulang na naghangad na hindi mabuti sa kanyang anak. Tandaan mo sana yun, Felisa. At kaya ako sinasabi ito sa'yo para ilagay mo sa isipan. Buhay ko, inialay ko para sa iyo. Dahil alam ko na tulad ng ginawa ko sa mamang ko, hinding-hindi mo rin ako iiwanan. Bili ka ba ng bihon? Oh, Nay. Pinamili ko nga ho yung lahat ng binili niyo sa akin at saka binili ko rin ho kayo ng... Oh, si Carlos ba yun? Ho? Oh. Nanliligaw ba siya sa'yo? Hindi ho, Nay. Nakasabay ko lang ho siya sa tricycle at saka tinulungan lang niya ako magbaba ng mga pinamili. Eh, bakit nililingon mo po siya sa bintana? Anak, mag-ingat ka dyan sa mga lalaki, ha? Yung mga yan, kapag bago pa lang, eh talagang mababait. Pero oras na mahulog na ang loob mo sa kanila, at saka makuha na nila ang gusto mo, masasakitin lang yan ang loob mo. Eh, wastaw, kampastang magtitiwala dyan sa mga yan. Ba alam mo sa buhay, bata-bata mo pa. Anak, makinig ka sa akin mabuti. Para huwag dumating yung araw na sasakit sa loob mo. Alam mo, hindi ko lang nakukwento sa'yo. Pero nung araw, bata pa ako. Nagtiwala rin ako sa lalaki. Ayun. Nasaktan din ako. Paano kanya sinaktan? Nakikita niyo pa ba siya hanggang ngayon? Asan yung kinchay? Thank you.
Alam mo, ate, marami akong dalang pasalubong sa inyo. Mga imported. Lalo na ikaw, ibinili kita ng sewing box. Maganda, ha? Tumutugtog pa nga, eh. At saka nga pala, bumili ako ng moisturizing cream. Yun ba maganda rin ilagay sa mukha, ha? Pampakilis. Ikaw, kailan ba bakasyon mo? Ay, naku, ewan ko ba, ate? Alam mo, magmula nang tumatay ako sa Maynila, wala na akong ginawa sa buhay ko kundi ipakipaglaban ang aking sarili. Siyempre, para matuloy ang buhay ko. Ay, ako ewan ko ba. Nakita mo naman, lahat naman sinasabi ko sa'yo, lalo na pag meron akong pagkakataong sumulat. Di ba? Ay, hindi ko nga alam eh kung bakit wala na kaming dalawa ni Daniel. Hindi ko malaman kung sa paanong dahilan. Pero ganun. Alam mo, ate, mahirap pala yung maiwan ka nag-iisa. Lalo na kapag nasa syudad ka. Pero ganun talaga ang buhay, eh. Pinilit ko talagang bumangon. Pagkaraan nun, ayun, pumasok ko ng isang domestic helper. Kala ko naman, yun na ang simula ng maganda kong buhay. Akala ko uunlad na ako. Wala rin pala nangyari. Kala ko pwede na ako magpadala sa'yo ng pera ng regular. Eh, wala. Malas eh. Malit lang kita ko. Pagkatapos, naisipan ko magpaalila sa ibang bansa. Noong una sana maganda. Kala ko ayos ng lahat. Pero wala. Malas talaga eh. Lalo na yung mag-turn over na ang Hong Kong sa China. Pati yung mga Chino natuto na magpaalila sa kapwa mayayamang Chino. Ayun, ang nangyari, naloko na. Hindi ko na malaman kung saan ako dadamputin. Yan. Yan, nag-iisa ko. Hindi ko alam kung kung ano na ang patutuguan ko. Ay, ewan ko. Kasi, hindi ka nakinig kaya, Mamaw. Nagrebelde ka. O yan, ano nangyari sa'yo? Saan ka nasadlak ngayon? Hindi balik ka sa wala. Si ate naman. Alam mo, ewan ko, no, para sa akin, hindi ako naniniwala na ako'y talunan. Kasi parang hindi ko maramdaman, eh. Kasi para sa akin, ate, talaga may inilaban ko ang aking sarili. Tagal lumaban ako sa mundo, hinarap ko yun ang buong tapang. Kaya, parang hindi rin ako talunan, di ba? Eh, anong nangyari sa'yo ngayon? Eh, di bumalik ka rin dito sa pinanggalingan mo. Para ka nang talunan talaga, no? Ano pa naman ang ate ko, eto na naman tayo. Siyempre, baski na sino, baski na kahin ng tao, nangyayari yon. Baski na saan ka makarating, babalik at babalik ka, saan ka nang galing. Natural lang yun, di ba? Marley, sabi mo nga sa akin, bakit ka ba talaga bumalik? Para kunin mo sa akin si Felisa. Ako, ate. Hindi! Bakit naman gagawin yun? Sa bagay, hindi na importante yun. Hindi na importante kahit ano mong mangyayari. Ah, sige, papahinga na ako. Magpahinga ka na rin. Sige, ate. Thank you.
kasi. Pasensya ka na. Nagising kita. May kailangan po ba kayo? Wala. Dala siguro ng tagal nang hindi ating pagkikita. Nasabik ako. Gusto kitang hawak-hawakan. Tingnan-tingnan. Na-miss kita eh. Inaantok na ho ako eh. Kailangan kong gumising na maaga dahil marami pa ho kaming tatapusin na mantel. Ay, ganun? Naku, pasensya ka na, anak. Sige. Matulog ka na. Pwede ba, dito lang ako? Huwag mo ko intindihin. Titinan-tinan lang kita. Sige na, anak. Matulog ka na. Pwede ba, dito lang ako, anak? Elisa, ang inay mo. Naliligo ho. Baka bumaba na rin ho yun maya-maya. Yung ano nga bang tawag mo dun sa tunay mong ina, kay Merly? Mama ho. Ang mama mo, nasan? Natutulog pa ho yata eh. Kumusta naman kayo? Magkasundo ba kayo? Elisa. Sayang nga eh. Sinayang niya yung kabuhayan. Kawawa siya. Nakikikira na lang siya. Ay, yung mga anak. Diyan eh. Pinapaaral yung ko. Ano? Sa mami niya. Kaya lang kawawa talaga yung kabuhayan niya. Kawawa na lang. Sinayang niya, ano? Ang yumama niya, lalaki. Bakit? Ang siya yung lalaki niya? Yun ay payaman. Yung restaurant, saka yung mga... Ibigin sa lalaki.
talaga yun. Sinabi ko kayo, kung wala na sa pamamahay na to! Doon mong ehernong sarili mo, palagayain ka ng kapatid mo! At itali mo sa kukote mo ang mga bata ka lang sa bahay na to! Anak, tutulungan kita. Hindi, ako na ho. Ako na yan. Ako na ho. Sige na, naman, anak. Akin na lang. Hindi. Magagalit si inay nito. Hindi, hindi. Ako nang bahala dito, anak. Kasi naman, eh, dikit pa kasi kayo ng dikit sa akin. Sinabi, kaya ko naman to eh. Eh, hindi bala. Tawag ko tuloy. Sasabihin ko sa atin na nakasalanan ko. Akin na. Tulungan niyo pa ako magsinungaling. Hindi naman sa ganun kasi ayokong pagalitan ka ng ate. Hindi bali na ako, tutal. Ako naman talaga may kasalanan, di ba? Hindi naman ho kayo may kasalanan eh. Ako ho may kasalanan. Naasiwa lang kasi ako pag nilalapitan niyo ako at saka tinititigan. Gusto ko lang, anak, na mapalapit sa'yo. Bakit ngayon lang ho? Kundi kalabanin ako. Tandaan mo to, Merly. Kung anong tinali mo, siyang aanihin mo. At kung anong ginawa mo sa akin, siya din gagawin sa iyo na magiging anak mo. Ano ibig sabihin ito? Nagpapaalam. Alam ko nagpapaalam ka, pero bakit? Ano bang gagawin niyo sa Maynila? Tsaka parang biglang-bigla naman yata. Di ba nabanggit ko sa'yo na inaalok ako ni Tatang na patakbuhin yung talyar sa Maynila? Pero wala ka namang sinabing sasama ka. Ayoko rin magkalayo tayo. Kaya lang, wala namang mangyayari sa relasyon natin eh. Akala ko ba mahal mo ako? Mahal na mahal kita. Pero matagal na tayong magnobyo. Hanggang ngayon, patago pa rin tayo. Bakit hindi mo kasi ipaglaban yung nararamdaman mo? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, hindi ko lang kasi kaya makitang masaktan ng inay. Kung ganon, yun ang desisyon ko. Pupunta na ako ng Maynila. Doon ko hahanapin ang kapalaran ko. Carlos, huwag ka naman pabigla-bigla, oh. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon para maihanda ang inay. Ibig mo sabihin, sasama ka sa akin sa Maynila. Sa atin. Wala naman tao dito, tayong dalawa lang, okay? Ano ka na? Ka na? Tara. Hindi ko yata napapansin si Felisa. Nasa bayan kasama ni Marley.
Eh, ano naman ang ginagawa doon sa bayan? Malay ko ba sa kanila dalawa? Ay, nako, Leonor. May inililihim sa'yo yung anak-anakan mo. Lihim? Ano lihim? Siling. Bakit ba? Natatakot ka bang malaman ni Leonor kung anong totoo? Ano yun? Ay, nako. Kitang-kita ng dalawang mata ko na may inaabot na sulat si Carlos kay Pilisa dyan sa labas ng gate. O ano ngayon? Pagkatapos, nakita ng anak ko na nanggaling sila dun sa burol. Eh, ano naman ang ginagawa dun? Ha? Ewan ko. Basta, ang sabi ng anak ko, kasabay niyang bumaba ng burol si Carlos. Anak, ikaw na magtago nito, ha? Bakit to? Eh, talagang inipon ko to para sa'yo. Eh, hindi ko naman ho kailangan to, eh. Ah, hindi. Basta, itago mo yan. Ha? Hindi naman masyadong kalakihan ang halaga niyan, eh. Tsaka alam mo, siguradong kakailanganin mo yan pagdating ng araw. Kung gusto mong hanapin ang buhay mo sa ibang lugar. Wala naman ho akong balak iwanan ng inay. Ako naman, Pilisa. Yung sabihin, kontento ka na malipasan ang beauty mo na nagagantilo ka lang. Sayang ka naman. Ang ganda-ganda mong bata. Matalino. Alam mo, marami ka pang pupwedeng gawin sa buhay mo para gumanda ang kinabukasan mo. Ha? Oh, ito mo itsura mo, alam mo. Kaya talaga gusto ko magpagupit ka. Kasi nagmumukha ka ng mana. Alam mo. Ay, ate. Tinan mo buhok niya, hindi ba maganda? Maganda ba, ate? Oh, bagay sa kanya, lalong bumata. Ganda, no? Ate, maganda? Ganda mo. Eh, teka mo na. Akat mo na ako, ha? Ano? Ano? Diyan ka lang? Akat na. Gusto niyo po ba ng kape? Nay, kanina niyo pa po akong hindi kinikibo. Nagagalit po ba kayo sa akin dahil nagpagupit ako ng buhok? Ayoko naman ho talaga magpagupit ng buhok eh. Kaya lang, pinilit po ako ng ni Mama. Bagay naman po sa akin, hindi po ba? Totoo, Felisa? Ano mo ba talaga yung Carlos na yan? Oh. Wala, oh. Kababalik lang dito ng mama mo, eh. Natuto ka nang magsinungaling? Baka akala mo merong nakakita sa inyong dalawa ni Carlos na galing sa burol. Nay. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, ha? Ano ba ang tinuturo sa'yo ng mama mo? Baka hindi mo alam, Felisa. Iniluwal ka lang ni Merly dito sa mundong ito. Hanggang dyan lang ang pagiging ina niya sa'yo.
Ako buong buhay mo, akong nag-alaga sa'yo. Nay, mahal ko si Carlos. Sabi din po ng mama, natural lang naman po ang makaramdam ng ganito, hindi po ba? Walang kwenta ang ina talaga yung babae niya. Hindi siya talaga karapat-rapat na maging mama mo. Dapat umalis na siya dito sa bahay na to. Malamig na nga ang pakikitungo sa akin ng kapatid ko eh. Pati ba naman ikaw nakikisama? Bakit pa kasi kayong maasang ibang magiging pagtanggap ko sa inyo? Halos hindi ko naman kayo kakilala. Kaya naman, kaya naman ginagawa ko ang lahat ng paraan para mapalapit sa'yo. Kahit na siguro hindi bilang mag-ina. Kahit na magkaibigan lang mo. Yung kaso, hindi na ako interesadong mapalapit sa inyo. Felisa, naiintindihan ko. Hindi ako naiintindihan, Ma. Hindi naman kasi kayo iniwan ng mamang noon. Anak, hindi ko naman talagang gustong iwan ka noon. Kaya lang, nung pagkakataong yon, di pa kami handa ng papa mo para isama ka sa pakikipagsapalaran namin sa Maynila. At Ma, hindi, Ma. Di nyo kayang gamutin ang maikin mo pa lang. Ang sugot na iniwan niya sa dibdib ko. Kailanman magiging mabuting ina, Merlin. Tandaan mo yan. Hindi ka marunong magmahal sa sarili mong ina. Tingnan ko lang kapag nagkaanak ka na. Nay,
patawarin mo ako. Ang ba ako nagkulang sa'yo, Felisa? Ito ang buhay ko, binigay ko sa'yo. Alam mo, nagawang lokohin ako nung dahil lamang sa isang lalaki. Nay, hindi naman kayo nagkulang sa akin eh. Hindi ko rin ho intensyon na saktan ko kayo o lukuhin. Kaya lang, ayoko po kayo nakikita na sasaktan. Kaya hindi ko po masabi sa inyo. Eh, hindi nga ba mas masakit itong ginawa mo ito sa akin? Mahal mo ba yung lalaki niya? Sa bakit? Wala. Hindi ko lang... Hindi ko lang kayang makita na sasaktan ng inay. Pero ako, okay lang ako masaktan. Carlos, intindihin mo naman ako. Matagal na itang inintindi. Pero yung mag-break tayo, na hindi ko maintindihan eh. Felisa, please naman oh. Paglaban mo naman ako. Please. Patawarin mo ako. Anak, hindi mo kailangang pigilin ang damdamin mo. Ano ba ang balak mo? Ibilanggo mo dito sa loob ng bakuran ang sarili mo para pagdating ng panahon, pagsisihan mo ang lahat na pinalagpas mong pagkakataon para lumigaya. Pwede ba pabayaan niyo na ako? Naguguluhan na nga ako sa inyo ni inay eh. Naguguluhan? Alam mo, anak, nalilito ka. Dahil kasi alam mo na kay Carlos ang kaligayahan mo. At ikaw naman, naduduwag kang ipaglaban. Anong gusto niyo? Matulad ako sa inyo na isang talunan? Talunan man, ipinagmamalaki kong sabihin sa'yo, talagang pinilit kong lumaban. At hindi ako nakatakot harapin kung ano man ang aking kahihinatnan. Anak, hindi mo ba naiisip na ang pagkatalong nararamdaman mo, katulad nung nararamdaman ko rin noong araw, nung iwan kita sa aking kapatid, kay Ate Leonor. Alam mo, kung ako ikaw,
pagbibigyan ko ng pagkakataon ng pag-ibig. Sabi naman po ng mama, nasa tamang edad na po ako para tumanggap ng ligaw. Para ano? Para masaktan ka pagkatapos, para maloko ka. Ganon. Na hindi naman po ako niloloko ni Carlos eh. Felisa, sige. Gayahin mo ang nanay mo. Gayahin mo lahat ng ginawa niya. Gayahin mo para masira yung buhay mo. Papatapos sa inyong mga ito. Dahil may kukuha nito. Ang tayo. Pare-pareho ang mga lalaki, Leonor. Hayaan mo makuha nila si Merly. Bahala siya sa buhay niya. Carlos sa anak mo, no? Pati yun nga ng disenyo. Nakalimutan ko, eh. Huwag talagang si Leonor, oh. Ang galing, umiwas. Eh, wala namang masama kung ligawan si Felisa. Ayaw mo nun, makakahabol pa siya sa biyahe. Para ano? Para pagkatapos, iwanan din siya ng lalaki. Malay mo naman. Iba ang kapalaran ng anak sa ina. Kung ayaw niyang makinig sa akin, malaya siya. Ang sa akin lang naman eh. Para sa kabutihan niya.
masyado mo yata sinasaka yung bata. Huwag mo naman siyang pabayaan tumandang dalaga katulad mo. Alam mo ba, sige? Napakipakialamira mo. Nawala na ako. Nawala na ako. Pagod na, pagod na ako.
Tutuloy na ako. Gabi na. Sabi ng mga matanda, hindi raw pwedeng abutan ng gabi ang kasal na. Ikaw ba yan? Nagsasalita. Mm-mm. Mukhang masyado ka na yating mapamahingin ngayon. Mabuti na yun. Parang nag-iingat, di ba? Mm-hmm. Kesa naman, mudot ang tagal-tagal ko yata naghantay.
Sige na nga. Ingat. Abay. Oh. Ah, hindi pa pwede. Hindi pwede. Abay. Bye. Ingat. Bye. Ingat. Abay. Pambira naman, tagal-tagal. Eh, follow up mo nga! Kayo na pa dapat alas 7, narito na siya eh. Sige na, ipasimbol na kaagad! Nako! Hindi pa nakaayos yung anak ko. Pwede yung kotse kaya, nandiyan na ba? Sige na, sunduin na yan! Baklang yan, ha? Ha? Pedring, Pedring! Pedring! Yung kotse yung nirentahan, baka mahuli, ha? Oo, tignan mo, siguraduhin mo yung driver eh. Dumating ng maaga at naku, baka mahuli pa. Oo, ikaw na bahala, ha? Ikaw na bahala. Celine! Celine! Celine, ikaw ang bahala dun sa cake, ha? I-follow up mo lang kasi baka hindi na-deliver dun sa reception. Open! Open! Asan yung damit ko, Open? Hoy! Dalian mo! Bulak mo. Kailangan na ako mag-tuhis! Yung bouquet! Ay, naku! Ay, tama na yan! Ayos na yan! Alika, sumunod na sa kwarto, ha? Okay. Ako, baka nandito. Ay! Mabuti na lang nilagay na dito. Kala ko na wala. Naku! Ewan ko ba? Ang ganda ng damit, ano? Lalo mas maganda yung mga suso. Nakakatuwa naman, ate. Ganda ng pagkakagawa. Si Felisa natin, nakasama niya. Siguro ang ganda-ganda niya, mamaya. Nasasabit na ako, ate. Naku, ate naman, masisira ang ayos natin ito eh. Tinan mo nga, diba kumalat ang make-up ko? Maganda ka pa din. Naku, ano ba naman ito? Hindi ko malamang sabik ako, naiiyak ako. Bawal, bawal umiyak sa kasalan. Kailangan matatagal yun natin. Oo nga, sino bang hindi matatag? Ako pa. Hindi naman tayo mawawala ng anak. Magkakaroon tayo ng manugang. Dadami pang ate mo. Ay, naku, Diyos ko. Naku, oy! Oh. Ay, bakit hindi ka pa nakabilis? Oo oh, nga pala. Baka maano pa sa iyo mga bisita ng kakaya. Ay, sandali. Naku, asa... Uy, open! Open yung damit ko, dalian mo! Ay, naku. Ape. Naku. Yung ano, yung sa mga bridesmaids, ha? Tapos sa hotel, kung ano mga naghihintay sila. Basta tatandaan mo na, maski na anong mangyari, may babalikan ka rito. O paano, hindi na namin kayo ihatid sa terminal. Carlos, anak, huwag mong makabayaan ang anak mo, ha? Apa?
talaga anong maigi asawa mo. Papa. Papasal kayo na madalas, ha? Ikaw nagturo sa kanya ng lahat ng dapat na natin. Hayaan mo siya natin. Dahil ikaw nagbigay sa kanya. Ang tagumpay at pagkatalo. Paano nga ba yung sinusukat ng tao? Siguro, wala sa material na paraan. Siguro, nasa puso at karanasan ng mga taong hindi natakot sa hamon ng buhay.